Muli po ay magandang umaga sa inyo lahat. At narito tayo sa Landas ng Buhay, Paumbong, Bulacan. Ito po ay ginagawa po natin tuwing Sabado. Nandito po kami, nangangaral, naglilingkod sa taong bayan para po maipaunawa natin kung bakit ang mga tao ay nagkakaroon ng sakit, karamdaman. Dahil sa panahon po natin ngayon, yung galit nga ng ating Panginoon talagang nag-aalab. Dahil sa sobrang sama ng ginagawa ng sangkatauhan, yung pong mga batas na ginawa niya, yung ebanghelyo ng Panginoon, yung mga aral ng ating Panginoon, lahat ay binabaliwala ng sangkatauhan. Magmula nung kapanahunan ng Panginoong Hesukristo, ng mga propeta, ng mga apostol, ganun din po yung ginagawa nila. Magpasa hanggang sa kasalukuyan na kapanahunan natin ngayon. Na yung mga ginagawang kasamaan ng mga tao, patuloy at patuloy na nagaganap. Lalo na po ngayon sa panahon natin, nasa huling araw na po tayo, na ito po, babasa po tayo ha. Ang sabi po ni Timoteo, ikalawang Timoteo po, Kapitulo 1, Kapitulo 3. Ito po yung mangyayari ngayon sa mga huling araw. Sabi po rito, datapot alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mga mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. So kung makikita po ninyo, ito po ay isinulat ni Timoteo na orang ng ating kagalang-galang na Apostol San Pablo noong kapanahunan niya. Bakit po sa kapanahunan natin ngayon nangyayari pa rin? Unang-una po sa lahat, kailangan malaman natin na noong kapanahunan na yon, yung mga tao nung panahon na yon at yung mga tao ngayon, tayo pa rin yun. Walang nagbago kahit isa. Sabi po ng ating pong banal na kasulatan, sabi pa rin po ni Apostol San Pablo, walang nagbago kahit isa. Roma Kapitulo 3, talatang 10. Basahin na po natin para maganda. Maganda po kasi binabasa natin para nagkakaroon po tayo ng reference na hindi po nagagaling sa aking sarili yan. Lahat po yan ay galing po sa banal na kasulatan. Sabi po dito, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos, silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kita niyo naman po. Noong kapanahunan nila, ganyan ang ugali, kaugalian at ugali ng lahat ng mga tao. Kaya nga po ang sabi ng ating pong kagalang-galang Apostol San Pedro, iligtas natin ang ating mga sarili sa masama at likong lahing ito. So yun po yung mga itinuturo sa atin ng mga banal. Mas maganda nga po yung nagawa ninyo ngayon na hinanap ninyo ang kaharian ng langit. Bakit po ba napakahalaga ang kaharian ng langit sa buhay ng tao? Una-una sa lahat, lalo-lalo na po sa mga medyo may katanda na, sa lahat po ng mga nakikinig sa akin ng mga, kung titingnan natin yung buhay, ay malapit na sa alas 4 ng hapon. Didirectahin ko na po, yung mga tao na malapit ng punta sa hukay, yung kanilang buhay, yung mga medyo may did na,
Kasi po hindi po natin nalalaman ang ating mga buhay na kung bukas sa makalawaw sa mga susunod na araw ay buhay pa ba tayo? Wala pong makapagsasabi niyan. Kaya po itong ginagawa po natin na nahanap ninyo ang karya ng langit, nahanap ninyo kung saan tumatahan ng Diyos. Dito po ay malalaman ninyo ang kahalagahan ng kaharian ng langit at ang kahalagahan na ang Diyos ay natagpuan po ninyo. Dahil dito po sa kaharian ng langit, sa inyo po inaral kanina sa Mateo 13, marami po doong iniaral na talinghaga ang Panginoon. Subalit yung mga talinghaga po na yon, iisa lang yung kahulugan. Yung kahalagahan ng kaharian ng langit. Paano ba natin pahahalagahan ang kaharian ng langit? Unang-una po sa lahat, ang kaharian po ng langit ay binubuo ng Ama, Anak, Espiritu Santo, mga arkanghel ng kalangitan, mga doktor ng kalangitan, lahat ng mga banal na espiritu ay nandiyan po sila. Kaya nga po itong ginagawa namin mga pangangaral at panggagamot, hindi po namin itong magagawa kung wala po sila, kung wala po yung mga presensya nila. Marami na po mga gumaling dito, pero hindi namin sinasabi na kami yung nagpagaling. Ang sinasabi namin, sila ang mga dakilang manggagamot, dahil yun po yung sinasabi ng ating pong banal na kasulatan. Kaya lamang po, kung nais mo talaga ng kagalingan, ang hinihiling po ng ating pong Panginoon, ang iyong pagsisisi, ang iyong pagbabago. Kailangan lang po na ipakita natin sa Panginoon. Yun po yung sinasabi sa Exodo Kapitulo 15, Talatang 26. Babasa po ulit tayo. Ang sabi po dito, ito po kasi yung mga kailangan ng Diyos upang ang tao ay kanyang tagalingin. Gaano man kabigat ang iyong mga kasalanan, gaano man kabigat ang iyong karamdaman, kapag nakita ng Diyos ang iyong pagsisisi, ang iyong pagbabago, na sinunod mo yung kanyang mga batas, mga kautusan at palatuntunan, ay pagagalingin ka niya. Ito po, Exodo Kapitulo 15, talatang 26. Ang sinabi, kung iyong didinggin ang buong sikap, ang tinig na Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niya mga palatuntunan, ay wala kong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Napakalinaw po, hindi po kami ang nagpapagaling dito. Ang nagpapagaling dito ay ang Panginoon, ang mga banal na espiritu, ang mga arkanghel sa kalangitan, ang mga doktor ng kalangitan, at higit sa lahat ay ang ating dakilang Ama. Kaya po sa kanila ang lahat ng papuri at pasasalamat, hindi po sa amin. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, ito lamang po ang hinihingi ng ating Panginoon sa ating lahat. Kung nais po ninyo na magkaroon ng kagalingan, kung meron ka po mga sama ng loob, mga galit sa iyong puso, ialis mo po yan. Dahil sabi ng Panginoon at sabi ng ating banal na kasulatan, paano kanyang patatawarin? Paano kanyang pagagalingin? Paano kanyang patatawarin kung hindi ka marunong mamatawad sa taong nagkasala sa'yo? Yan ang sinasabi niya. Hingi ka na hingi sa akin ang kagalingan mo. Hingi ka na hingi sa akin ang kapatawaran. Hindi ka nga marunong magpatawad ng kapwa mo sa taong nagkasala sa'yo. Paano kitang patatawarin? Paano kitang pagagalingin kung hindi ka marunong mamatawan? Ibig sabihin po nito, kung meron mang tao na meron kang sinasamaan ng loob, patawarin mo po siya. Alisin natin yung galit sa ating puso. Alisin natin yung galit sa ating dibdib. Dahil ang galit, alam niyo po ba, yung galit na yan, marami pong namatay dyan. Maraming mga tao ang
bigla na lang inaatake sa sobrang galit. May mga tao na sa sobrang galit, bigla na lang bumagsak. Dahil nga yung dugo, bigla umakit sa utak, bumara. Wala na, patay na. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya hanggat maaari po. Ang sabi po ni Apostol San Pablo, dito po sa Hebreo, Kapitulo 10, talatang... Yung sinasabi po niya na huwag lubugan ng araw ang galit sa iyong puso. Sapagkat kapag po yung galit mo ay nilubugan ng araw, yan na po ang pagpasok ng Diablo. Gagamitin ng Diablo yung galit na nasa puso mo. Kaya nga po maraming mga tao pumapatay. Hindi matanggap-tanggal ang kanilang mga galit at sama ng loob sa kanilang kapwa. Kaya kapag nakita nila yung kapwa nila, humanda ka sa akin, mamaya papatayin kita. Kaya yung galit nila patuloy at patuloy, sinusulsala naman sila ng Diablo. Sige, patayin mo, dahil ang nice ng Diablo, yung kaluluwa ng taong gustong pumatay, gusto niya makuha. Yun po yung ginagawa ng mga demonyo para ang tao ay makasama niya, yung kaluluwa ng mga tao ay makasama niya sa impyerno. Susulsulang ka kanya talaga. Kaya po ang tinuturo ng ating Panginoon, huwag lubugan ng araw ang galit sa iyong puso. Tanggalin po natin ang mga galit na yan. Ang magpo, sabi nga po na nga, eto po, may tinuro po sa Apostol San Pablo. Dito po sa Roma, Kapitulo 12, eto po yung tinuro po ng ating pong Apostol San Pablo sa mga tao na kung tayo po ay nakikipamuhay dito sa sanlibutan, gamitin daw po natin ang pag-ibig sa ating pamilya, sa ating kapatid, sa lahat ng mga tao na nakakasalamuhan natin. Ito po yung tinuturo ni Apostol San Pablo upang tayo po ay maiwasan natin yung mga pagkakasakit, pagkakasala, at yung mga bagay-bagay na makakasama sa atin sa mga darating na araw na tayo ay mapaparusahan kapag tayo ay nagkakasala. Ito po ang gawin daw po natin, sabi ni Apostol San Pablo. Gamitin daw po natin yung pag-ibig sa lahat ng mga tao, sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa lahat ng mga nakakasalamuha po natin. Sabi po niya, ang pag-ibig, subalit ang pag-ibig daw po, ito, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Hapotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuli. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo, sa kapurihan ay pagpauna ng isa't isang iba. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Kaya po itong ginagawa po natin, kailangan po natin maglingkod, lalo-lalo na po sa mga may edad na. Ito na po yung tamang panahon para tayo po ay maglingkod sa Diyos. Hindi po tayo dapat maglingkod sa Diyos kapag may sakit na. Hindi po tayo pwedeng lumapit sa Diyos kapag may sakit na tayo. Mas maganda po kasi yung naglilingkod tayo sa Diyos, yung maayos pa yung ating sarili, yung wala pa tayong sakit, yung malalakas pa yung mga katawan natin, na kaya pa natin maglingkod, makasunod sa kanyang mga utos. Pero kung tayo po yung mga lalapit sa Diyos na may sakit at karamdaman na, lalo pa kung hindi tayo makikinig sa kanyang mga aral, sa kanyang mga ebanghelyo, paano po niya tayo pagagalingin sa ating mga sakit at karamdaman? Kailangan po natin pakinggan yung tinig ng ating pong Panginoon. Lalo-lalo na po dito sa karya ng langit, marami po mga banal na espiritu ang bumababa dito. Ipinaririnig nila ang kanilang mga tinig upang ang mga tao ay magkaroon ng kaalaman. Mapuspos na kaalaman upo sa espiritu na ang mga tao ay magkaroon ng kaalaman sa mga bagay-bagay na dapat gawin ng tao upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Tuloy po natin, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusi. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Marami po kasing mga tao na kapag may nakaaway, hindi na nga, nilubugan na nga ng araw, isang linggo na, isang buwan na, isang taon na,
yung galit niya nandun pa rin. Kaya po yung nangyayari, alam niyo po ba yung galit na yan? Yan po isa sa pinagmumula ng mga sakit at karamdaman. Sobrang stress yung inaabot mo sa katawan mo, sa sarili mo. Kaya yung mga sistema ng katawan mo, nagkakaroon po ng mga problema hanggang sa magkaroon ka na ng sakit at karamdaman. Makigala kayo sa nangagagalak. Makiyak kayo sa nagsisiyak. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong lagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan. Kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling haka. Alam niyo po, marami po kasing mga nangangaral na kapag nakapagbasa po ng kasulatan, hindi niyo po alam, ang kasulatan po, binalot po ito ng mga hiwaga, talighaga at misteryo. Hindi po nila maipaliwanag ng maayos ang banal na kasulatan. Tanging ang sinugo lang po ng Diyos ang may karunungan upang may paliwanag ang lahat ng nilalaman na kasulatan. Sapagkat ang sinugo ng Diyos, ang espiritu ng katotohanan ay sinugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon upang magpaliwanag ng lahat ng mga bagay-bagay na hindi natin nalalaman sa ating pong banal na kasulatan. Yung mga aral na hindi natin maunawaan, siya po yung magkakandili sa atin ng ating mga kaalaman na tunawa upang maalaman natin yung mga bagay-bagay patungo sa ating ikaliligtas. Siya po yung mag-aakay sa atin kung saan naroon ng Diyos. Siya po magtuturo sa atin, maglilinaw ng mga aral, ng mga tunay na aral ng banal na kasulatan ng ating pong banal na ebanghelyo. Kaya nga po, ito rin ang sinasabi ko sa lahat ng mga mananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Hanapin po natin yung mga taong sinugo ng Diyos. Dahil hindi po kayo niyan ililigaw. Dahil yung tunay na sugo po, Diyos po ang nagtalaga niyan. Hindi po tao. Hindi po yung tao yung nag-ordina sa mga sugo. Diyos po ang nag-oordina sa mga yan. Mahiwaga po yung mga ganyang bagay at ang mga sinugo po para sa kaalaman ng lahat, may mga tanda po yan na dapat malaman ng mga tao na ang mga sinugo, mayroon po silang mga spiritual na mga kapangyarihan. Kagaya po ng pastor, sabihin ko na ba, ang pastor po, may corona po yan ng Panginoong Jesucristo nasa ulo niya. Isa lang po yan, nasasabihin ko, pero kayo na lang po, ang bahalang humanap kung ano pong mga biyaya, kapangyarihan, ang nasa pagkatao ng isang sugo. Pangalawa po, nasa kanya Kristo. Ano ba ang Kristo? Karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya po marami na siyang pinagaling from 1974 and up to now, 2023. Kanina lang, dalawang pasyente yung iniwanan ko sa kanya doon. Dahil alam ko, kailangan ako dito. Kailangan kong pumunta rito. Hanggang ngayon, matanda na 83, mag-84 na po siya sa 27. Patuloy at patuloy na nangangaral, naglilingkod sa taong bayan ng walang bayad. Walang hinihinging kapalit. Bahala na po kung sino po yung gusto magbigay sa kanya. Ganyan po ang mga pastor na pinagkalob sa atin ng ating pong Panginoong Diyos na naglilingkod sa taong bayan ng walang pag-iimbot at walang hinintay na kapalit. Sabi pa po dito, magkaisa kayo ng pag-iisip, huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayo kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong makapanta sa inyong sariling haka. Alam niyo po ba yung sinasabi itong mga sariling haka? Yung mga ginawa po ng mga iba't ibang doktrina ng iba't ibang relihiyo para itatak sa lahat ng mga utak ng mga tao na hindi po nila alam yung mga naitatatak pala nila sa mga utak ng mga tao, mga doktrina pala ng mga walang kabuluhan sa harapan ng dakilang ama.
Ito po yung sinasabi lamang namin dahil ito po yung narinig ko. Dahil marami pong nangaral. Pero tingnan nyo po, sa milyon-milyong mga ngaral sa buong Pilipinas at sa buong mundo, bakit po puro kaparusahan ang binibigay ng Ama ng Panginoon sa lahat ng mga tao? Na sa halip sana puro pagpapala dahil puro kabanalan po yung inaaral nila sa mga tao. Isa po yung malaking palaisipan sa ating lahat na hindi po ninyo nalalaman at hindi nyo naintindihan bakit napakarami nilang mga ngaral. Eto po, kailan lang po kami lumabas. Na dapat sana puro pagpapala, kasaganaan, kapayapaan, walang mga sakit, walang mga salot, walang mga kahatulan. Dapat sana maging hawa ang buhay ng mga tao. Maraming mga ngaral, maraming mga pare, maraming mga pastor, maraming mga ministro ng iba't ibang reliyon. Isa po yung napakalaking katanungan. Na sa halip na pagpapala, dahil pagpapala po ipinangako ng Panginoon yan sa lahat ng mga tao na susunod sa kanyang mga utos. Eto na nga po, sinagot nga po yan na masakit man po itong sabihin, pero yun daw po talaga ang nangyari. Ayon din po sa pastor at sa mga banal na espiritu na bumaba, ginagamit daw po ng iba't ibang reliyon ang pangalan ng ating Panginoon sa walang kabuluhan. Ginamit nila ang pangalan ng Diyos sa kanilang pagpapayaman. Mayayaman na po sila. Mga milyonaryo na sila. Mga bilyonaryo. Mga trilyonaryo na. Hindi pa rin tumitigil. Dahil ang sabi ng ating banal na kasulatan, ang mga aso daw po ay walang kabusugan. Kahit limpak na salapi ang pumasok sa kanilang mga bulsa, hindi pa rin sila nasisiyahan. Subalit ito pong pastor na tunay na naglingkod sa bayan, nangaral ng gamot, kung saan nagmimisyon, tingnan nyo po ang buhay niya. Mahirap pa sa daga. Yan po yung tunay na lingkod ng Diyos. Iniwan ang pamilya para lang masunod yung lahat ng mga inutos ng ating Panginoong Diyos. Malapit na po siyang mag 50 years sa kanyang mga ginagawang pagmimisyon. Sino po kaya ang makagagawa ng mga ganitong bagay? Kahit isa sa amin, walang makakapantay sa kanyang mga ginawa. Huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Ito daw po yung mga dapat po natin gawin na maiwasan natin yung magkakaroon tayo ng mga ganyang mga kasalanan, na magkakaroon tayo ng mga sakit, karamdaman. Pakinggan lang po natin yung mga tinig ng mga banal na nangangaral sa atin, yung kanilang mga itinuturo, yan po yung magdadala sa atin upang tayo magkaroon po ng mga kaligtasan. Kaligtasan sa mga sakit, kaligtasan sa karamdaman, kaligtasan sa mga sakuna na darating pa sa atin. Ito po yung sinasabing may bagyo na naman. Napakalakas daw po ng bagyo na darating. Hindi lang po natin alam kung baka po next week ay dumating. Kaya po sa lahat po ng mga nakikinig sa akin, hinihingi ko po ulit sa inyo na sana po magtulong-tulong po tayo sa pananalangin sa hating gabi upang yung mga dilubyo na darating po na ito ay atin pong mapaglabanan, yung maihingi ng awa sa ating pong dakilang Ama na yung mga dilubyo po na darating ito ay huwag pong dumating sa atin. Dahil hindi po natin alam, dahil sa sobrang lakas po ng mga bagyo na darating na yan, hindi po natin alam kung ilang tao ang mamamatay, hindi po natin alam kung ilang tao ang mahihirapan, magdaranas, magdurusa, mananangis, magkakamatay. Kaya po mga kapatid ko, sa pananampalataya, magkaisa po tayo ng pananalangin. Pagsapit po ng ating gabi, iluhod po natin ang ating pong mga tuhod at hilingin natin sa ating dakilang Ama
na maawa siya sa ating bansang Pilipinas at sa lahat ng mga tao na mga naririto. Sapagkat ang galit ng Diyos ay nag-aalam. Tanging panalangin lang po ng kanyang mga anak ang kanyang hinihingi. Hinihingi na marinig niya ang mga tinig ng bawat tao na tumatawag sa kanyang makapangyarihang pangalan. Huwag kayong magigatihan mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos sapagkat nasulat, akin ang pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya po kung tayo po may mga taong kaaway, huwag daw po tayong gumanti. Hayaan natin ng ating Panginoong Diyos ang gumanti. Kumbaga sabi po niya, bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Kung may tao kang kaaway, hayaan mo lang po siya. Ipanalangin mo siya. Huwag mo siyang sumpain, kundi bigyan mo siya ng mga magagandang panalangin na sana Panginoon, pagbaguhin mo po ang asal ng tao ito. Pagpalain mo siya at huwag mong sumpain. Bigyan natin ng daan ang galit ng Diyos. Dahil ang galit ng Diyos kapag siya ang gumawa. Alam niyo po ba kapag ikaw nagalit sa tao at sinuntok mo, isang oras lang yung suntok mo na yon, o mga ilang araw lang, wala na. Pero kapag ang Diyos gumanti, pwede siyang ihiga sa banig ng karamdaman na sa habang panahon, pagdurusahan niya yon. Kung ano mang kasalanan ang ginawa niya, ganyan po ang Diyos kapag gumanti. Kaya bigyan po natin ng daan ang galit ng Diyos. Kaya't kung ang inyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kaya yun po yung gawin daw po natin. Kung meron daw po tayong mga kaaway, pakanin daw po natin. Ibig sabihin po nito, aralan po natin yung mga matututunan nyo po rito sa karya ng langit na mga aral. Iaral din po natin sa kanila, ibalita natin yung mabuting balita ng mga naririnig po natin dito, yung mga aral na katotohanan. Ibalita rin po natin sa kanila, ipakain din natin sa kanila yung mga aral na natututunan natin dito sa ating pong ginagawa dito. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Dahil marami po mga tao, yung ibig sabihin po ng mga nauhaw, marami po mga tao naghahanap na mga tunay na aral. Marami po mga tao ang naghahangad makarinig na mga aral na katotohanan. Dahil napakahirap po sa panahon natin na makakita ng mga namangaral na katotohanan. Kaya nga po ang sabi ni Apostol San Pablo, paano silang nakapangangaral kung hindi naman sila mga sinuko? Kaya ito po yung sinasabi ni Apostol San Pablo na bawat nangangaral dapat isinugo po yan ng Diyos. Ito na naman po, babalik na naman po tayo. Siguro naman po, bakit ako nakakapangaral ng ganito? Binigyan din po kami ng karapatan ng ating Panginoong Hesukristo ng mangaral. Hindi ko po gagawin ito kung hindi po niya ako binigyan ng karapatan. Dahil hindi po kami magliligaw ng mga tao at alam po namin kung saan. Kahit mag-akay kami na mag-akay ng mga tao, alam namin kung saan nananahan ng Diyos. Alam namin kung saan namin dadalhin ang mga tao sa panan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay narito po sa karya ng langit. Kaya nga po ito yung dapat natin malaman at ng buong Pilipinas at ng buong mundo, narito na po ang karya ng langit na matagal na po nating dinarasal. Ama naming nasa langit ka, sambahin nawa pangalan mo. Dumating nawa ang karyan mo. Ito na po, dumating na po yung karyan ng langit. Subalit, hindi po matanggap-tanggap ng mga tao na ang karyan ng langit ay narito na po, dumating na. Marami po mga tao, wala nga po kasing pinagkaiba ang mga tao noong panahon ng Panginoong Hesukristo at panahon natin ngayon. Dahil ang mga tao noon at ngayon ay isa lang. Pabalik-balik lang po yung buhay natin hanggat hindi po nabanal ang isang tao at hindi nakapasok sa kapahingahan, ang tao po ay mananatiling pabalik-balik lang. Kaya nga po mahabang panahon ang ibinibigay ng ating pong Panginoon Diyos, ang hinihintay ng ating Panginoon Diyos upang tayo po ay magbago. Upang tayo magsisi ng tayo po ay makarating na sa ating kapahingahan
doon sa kalangitan. Kaya po bago dumating sa atin ang mabangis na galit ng Panginoon, hanapin po natin ang Panginoon nating lahat na maamo dito sa lupa na nagsisigawan ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang amuhan, hanapin ninyo ang Diyos kung saan po siya naroroon. Eto na po, sinasabi na po namin, ako po isang buhay na magpapatotoo sa inyo kung saan ko natagpuan ng Diyos. Dito ko po sila natagpuan sa karya ng langit. Kaya po napaka-importante po sa lahat ng mga tao, sa buhay ng tao, na maalaman natin kung saan naroroon ang kaharian ng langit dito sa lupa. Dahil nandito po sila. Dito po sila nananahan, dito sila nangangaral, dito sila naglilingkod sa mga tao naniniwala sa kanila. Dito sila nagpapakahayag, dito sila nagre-revelasyon, dito sila nangangaral ng gagamot ng uhula. Yan po ang ginagawa ng mga banal. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, ito lamang po ang nais kong ipaalam sa inyong lahat. Bilang isa sa dating pasyente sa pananampalatayang ito, lahat po halos ng reliyon napuntahan ko na. Marami na po akong napuntahan, napakagaganda mga sambahan. Marami na akong napuntahan na iba't iba na mga pananampalataya. Subalit, sa lahat ng mga napuntahan ko, dito ko lamang po natagpuan ng Diyos sa pananampalatayang ito. Kaya po kung natagpuan na natin ang karyan ng langit, pahalagahan po natin ang karyan ng langit. Narito po yung ating kaligtasan. Ito po yung spiritual na daong ng ating pong Ninunong Noe noong kapanahunan niya. Na ang sabi ng ating Ninunong Noe, sumakay na kayong lahat sa aking daong. Kapag hindi kayo sumakay, mamamatay kayong lahat. Kaya po ito rin na sinisigaw namin ng pastor, sumakay na po kayo sa spiritual na daong. Ito pong kaharian ng langit, dahil marami pong mangyayaring masasama. Kung nakikinig pa, kung nanonood po kayo sa social media, marami na pong mga inihulang mga masasama magaganap sa ating pong kapanahunan. Marami pong nangyayari na mga dilubyo, kung ano namang mga sakuna sa iba't ibang panig ng mundo. Nakakatakot na po yung panahon natin dahil nasa panahon na po tayo ng paglilinis ng Diyos na ang bawat mga tao kailangan ang tao hanapin na po natin ang Diyos. Hanapin na po natin ang ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng buhay. Dahil yun po yung sinabi po ni Propeta Amos. Amos, Kapitulo 5, Talatang 4. Basahin po natin. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sangbahayan ni Israel, hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Kaya po kung matagpo natin ang ating pong Panginoong Diyos, halimbawa natagpuan natin dito sa karyan ng langit ang Panginoon, manatili na po tayo dito, sundin lamang po natin yung mga batas, palatuntunan, mga kautusan ng Diyos, dahil yan po yung magdadala sa atin sa kaligtasan, dahil yan po yung buong katungkulan nating mga tao kung bakit tayo ay nabuhay dito sa sangkalupaan. Basahin po ulit natin, ito po yung ating po nga huling mensahe. Galing po sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, Talatang 13. Na sana po maunawaan niyo po at maintindihan na bawat tao sa sanlibutan, lahat po tayo ay mayroong kanya-kanyang tungkulin na gaganapin sa ating buhay na ito. Sabi po dito, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So ito po pala yung katungkulan natin lahat ng mga tao na sumunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Dahil kung gagawin po natin itong lahat ng mga bagay nito, hindi ka susumpay ng Diyos, hindi kanya bibigyan ng karamdaman, hindi kanya bibigyan ng mga parusa, hindi kanya susumpain. Kung tayo ay magiging masunurin,
sa lahat ng kanyang mga utos. Bagkos, ang ibibigay sa atin ng Panginoon, pagpapala sa pagsunod ay ipinapangako niya. Sapagkat ang Diyos, tandaan po natin lahat, ang Diyos kapag nangako, tapat po pag nangako ang Diyos. Kapag sinabi niya, tutuparin niya yan. Tao lang naman po ang hindi marunong tumupad sa mga pangako. Maraming nangangako mga politiko, pero lahat ng pinangako, lahat na pako, ganyan po ang tao. Malayo po sa pagpapangako ng Diyos. Tutuparin po niya lahat ng kanyang pinapangako. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, lahat po ng ginagawa natin dito sa ilalim ng araw, wala daw pong kabuluhan. Sabi po ni kagalang-galang na Haring Solomon. Subalit, lahat po ng ginagawa natin dito, kailangan po gumawa na po tayo ng mabuti. Magtanim po tayo ng kabutihan sa ating kapwa, magtanim po tayo ng kabutihan sa lahat ng mga tao. Sapagkat lahat ng ginagawa natin dito sa ibabaw ng lupa, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama, lahat po ito ay ilalagay ng Diyos sa kahatulan. Dito na po darating sa tao ang paghatol ng Diyos. Bawat tuhod ay luluhod sa dakilang Ama at bawat dila ay magsusulit sa harapan ng dakilang Ama. Yun lamang po at magandang umaga po sa inyo lahat. Sumayin niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Ang biyaya nawa ay sumalahat sa mga nagsisibig sa ating Panginoong Hesukristo ng pag-ibig na walang pagkasira siya nawa. Maraming salamat po.